Mahalaga ba talaga ang proper fundamentals sa bilyar, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang? Malalaman natin in a while. Good morning, Wolf friends. It's me once again. This is Marlbev, and welcome to my channel. Okay guys, welcome to my channel. Just a reminder, ito pong video na to ay para sa mga beginners, hindi po para sa intermediate o advanced players. Again, para sa beginners like me. Sa topic po na ito ay sabay-sabay nating pag-uusapan at matututunan yung kahalagahan ng proper fundamentals o yung basic training. Kasi yun yung magiging pundasyon natin habang tayo ay natututo o nag-a-advance sa nagle-level up sa paglalaro ng bilyar. Mahalaga po ito. Bakit? Kuminsan po, marami tayong nakikita sa YouTube, like yung mga advice ng mga pros o yung mga YouTubers. Pero kuminsan, pag nilatag natin sa table o ginawa natin ito, kuminsan, ang hirap i-execute. Mahirap sundin. And it will lead us to frustrations na hindi pala ganun kadali o hindi parang hindi naman totoo yung sinasabi, hindi naman applicable. Bakit? Dahil ang turo ng mga pros o mga magagaling mahuhusay sa bilyar ay they assume na tama yung ating fundamentals. So lahat ng training doon ay inassume na nila na alam na natin yung fundamentals. Ano ba yung fundamentals? Yung fundamentals ay hindi lang yung tira, hindi lang yung paatras, hindi lang yung follow through. Ang fundamentals po ay binubuo ng proper stance. Okay, ano po yung stance? Yung po yung tayo, yung alignment ng inyong tako doon sa bola, yung tamang dominant eye, ano ba yung dominant eye mo, left or right, yung tama sa baba, and so on. And if I may add, kasama din sa fundamentals, yung tamang hawak po yung grip, kung maluwag ba, o masikip, o ilang daliri ba ang tangan mo, yung tayo mo, yung stroke mo, yung follow through mo, yan ang mga fundamentals. Na kuminsan, diretso, tira o laro na lang tayo ng bilyar, and it leads to inconsistencies. Kuminsan maganda yung laro mo, kuminsan nag-stagnant ka na o tumigil ka na sa ganung level. So dito sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano ba ang proper fundamentals. And at the same time, ano ba ang magandang stroke o drill na para improve yung ating hagod doon sa ating tako. Tara na at sabay-sabay tayong matuto sa advice ng mga pros na sinusubukan ko ding practicein at sundin ang kanilang mga advice. Dito sa portion na to ay pinapakita ko yung tamang paghagod o pagstroke ng cue stick at yung hawak niya. So hindi dapat masyadong mahigpitan nyo siya, para siyang pendulum. Yan. Huwag ganyan, huwag po ganyan kahigpit kasi ganyan ang mangyayari sa inyong tira. So kinakailangan maluwag, yun o, gumaganon po yung kamay. At dagdagan nyo ng follow through. Ganito po yung follow through. Ayan, sumusunod po yung elbow nyo. Parang sinisibat nyo siya. Dito po ay back to square one ako.
at napanood ko sa isang pro yung advice niya na ito yung mas magandang gawin. So totally, buburahin ko yung aking nakaugaliang habit sa pre-stroke routine, sa stance ko, sa pagtira ko. So ibahin ko po ang aking stroke kasi sa tingin ko po ito po yung mas mainam at mas magandang pundasyon ng fundamentals regarding sa stroke at sa pagtira ng bola. So umpisa medyo uncomfortable o hindi ka komportable dahil iibahin mo ay nakagawian mo. Pero sa tingin ko for longevity in the long run mas makakabuti ito. So inumpisahan ko ito sa paghanay ng mga bola at shoot yung bola isa-isa sa butas following the pre-stroke routine na itinuro ng pro. So umpisahan sa tamang stance, yan, tayo ka sa likod, sipatin. Tapos yung kaliwang paa mo ay naka-spread for stability at yung kanang paa mo ay naka-align doon sa iyong tako kung saan mo titirahin yung object ball. Ayan. Yan po ang proper stance. Okay, I'm doing a shot routine. Ayun. Kung napansin niyo po, parang nakasibat o nakatusok yung follow through at hindi ako tumatayo after the shot, yun po yung tamang gawin. Sa umpisa, medyo uncomfortable pero dapat po yun ang makasanayan o maging habit para po umayos ang tumbok natin. Ayan po, sinasanay ko lang po. Medyo parang nagdadrop yung elbow pero depende po yan eh. Pasanayan na lang po kung saan kayo mas iyang. So dito po at the end of the video, the session na to na ginawa ko, parang mas okay ako sa ganitong klase nga na mas consistent ng konti. A matter of 2 hours, medyo naramdaman ko po yung improvement doon sa aking tira. Kung titingnan nyo yung grip yan, iniba ko yung aking tayo kasi merong mali eh. Mararamdaman nyo po yun. Tingnan nyo yung stroke, yan, ganun no. Tingnan nyo po yung grip ko. Okay, so pag umaatras, nagiging dalawang fingers ang hawak. Pag nag-follow through, kumakabit na po yung dalawa pa. Kaya nagiging 4. Yun po. Yun po yung sasanayin natin para mas maganda yung ating follow through o stroke. Kasi yung follow through po ang nagbibigay ng straightness doon sa tira. Mamaya po may drill tayo kasama na yung puti. Tingnan natin kung magiging effective. So siguro po kung gagawin natin to within 1 month, baka madagdagan ang improvement natin sa paglalaro ng bilyar. So don't just take my word or yung word ng mga pros for it. You have to try for yourself. Kasi mahirap po yung puro theory lang. Okay, again po, sinabi ko kanina, most tutorials were made by pros because they assume na tama ang foundation o fundamentals ng mga panonood. Kaya po, baliwala kung panonoodin natin lahat ng tutorial tapos biglang apply agad sa table na hindi natin inaayos yung ating fundamentals. Dito po kung mapapansin nyo, medyo asiwa ako kasi may mga dinagdag na dapat gawin like yung pose, yung matagal na pagsilip bago dumapa at yung release. Yung pag-release po kasi ay yung parang may sibat factor o sibat effect type of stroke. So umpisa po medyo nakakaasiwa pero kailangan talaga i-correct kung may mali sa stance, sa grip, sa stroke, sa follow through kasi para mag-improve po tayo. Ayan, kita nyo gumagalaw yung paa ko kasi hindi ako komportable dun sa bagong stance. Ayun, oh, meron siyang pose, mahabang pose. Pero siguro, as we go along at laging pinapractice, baka makasanayan na rin po. At kinakapa ko din po yung silip ko dyan kasi iba yung silip kasi kapag iba yung stance mo. Yan, may split second or 1 or 2 second pause
which helps me doon sa site. Ayun, kung hindi ako komportable, pwedeng tumayo ulit. Okay, sipat, tayo, stance, dapa, pre-stroke routine. Hindi po ako komportable doon sa paa ko, in-adjust ko po. Pose, tira. Ayan, medyo maganda na po yung form doon. So, siguro kung gagawin natin to for 1 month, baka malaki yung improvement. Okay, sipat, dapa, pre-stroke, pose. Medyo okay na po. So, tingnan nyo yung difference. Kesa po yung tira agad, tapos pag nakadapa kayo, doon yung i-adjust yung tira nyo. Nakakasiwa lang talaga siya sa umpisa dahil hindi yun ang nakasanayan natin. Okay, sablay. Silip. Dapat tumayo pala kung may nagsisecond thought. Okay. Pose. Ayan. So, kung hindi po komportable at hindi kayo sure sa tira nyo, pwedeng tumayo. Ulitin yung pre-stroke routine. Yung pre-stroke routine ay yung bago dumapa. Kaya pre, from the word pre, bago dumapa. Ayun, yun yung routine. Ano ba yung routine? Silip. Okay. Tapos hagod ng konti, dapa. Pagkadapa, pre-stroke. Pag sigurado na, pause, release. Iyon po yung sinasabing pre-stroke routine. Ayan po, gumalaw yung paa ko, hindi ako komportable doon. Okay, pero pumapasok na po, medyo maganda na po yung bitaw. Try nyo po sa inyong mga sarili, pag kayo naglalaro, huwag po agad latag ng bola. Okay, kasi yung mga tutorial ng mga pros, hindi po natin effectively maia-apply yun. Not unless, maganda po ang ating fundamentals. So, yung again, yung fundamentals po, kasama yung sipat, yan, sipat, tayo, tapos dapa, yung stance po dapat stable, hindi magkadikit yung paa, yan. Pwede nyo ibuka na konti yung paa, naka-align yung tako nyo doon sa line of shot, yan, line of shot, tapos may pause. So, yan po ang tama at basic. Again, may I remind na ito po ay, yung video na ito ay for beginners. So, hindi po ito for intermediate or for advanced. Okay? Hindi po tayo nagmamagaling. Tayo po ay nagsasanay din at trying to learn also. Okay, beginner din po tayo. Kaya po, ang title ng aking video ay Proper Fundamentals for Beginners. Ito po, medyo hindi nakabuka yung kanang paa ko dito kasi meron doon step. Okay guys, here I'm trying another set kasi parang nagustuhan ko yung feeling ko dun sa drill na to. By the way, itong drill na to ay ginagawa ni Feather Ghost. Warm-up drill ang tawag niya dito. Okay, medyo maganda na po yung aking stroke dito at yung pre-stroke routine. Pero pag hindi nyo to ginawang consistent practice, hindi nyo ginagamit sa practice, ay babalik yung old habit nyo. Okay, sablay. Kasi ang taas po nung aking naka-jack up yung cue ko doon. So, ang maganda po sa naka-video yung inyong practice, makikita nyo kung saan kayo nagkakamali. Kanina ang taas nung aking kamay, parang semi-masay na siya, kaya sumablay. Ayan, medyo nakababa na po dyan. Okay, silip. Upa. Baba. Pre-stroke. Hagod. Pose. Okay, sablay. Medyo nakadjot po doon. Sa umpisa po, mararamdaman nyo yung uneasiness kasi parang binabalik kayo yung balikat yung sa dating nakagawian nyo.
So maglalaban po yung pinapractice nyong stance at yung tira doon sa dati nyong tira. Pero tiisin nyo po, labanan nyo kasi ito po yung tama. Unless gusto natin mag-level up. Ayun po, gumagalaw yung paa ko kasi hindi ako komportable doon. Again, don't just take my word or the words of the pros. Try nyo rin po sa sarili nyo, practicein nyo, ulit-ulitin nyo hanggang sa ma-perfect nyo po ang proper fundamental. Napakalaking bagay po. Okay. Pose. At nakita nyo, dati lag mabilis ako tumayo. So, siguro ilang buwan din po yun na sinusubukan ko. Ayan, oh, nakasilip. Tapos, baba. Sinusubukan ko po na huwag tumayo. Pero, mahirap sa umpisa. Pero, habang tumatagal, yun po, habang ginagawa nyo, nagiging habit na yung stay down and after the shot. Okay, minuto pa lang po yung binibilang ng practice ito, pero parang nararamdaman mo na yung pagkakaiba. Ito, mataas na naman yung aking cueing dito. Pero pumasok. Kita nyo yung kamay ko, taas. Pero dapat po nakababa yung almost level dun sa railing. So next time na gagawin ko po ito, I situate na ibababa ko pa siya. Okay, maganda na po yung tinitira ko dito. Maganda yung pose, yung stance, tsaka yung breaststroke. May silip. Layo muna. Kung di makita ang angulo, layo. Pwede lumayo. Tapos, dapa. Napasok na naman. Kung titignan nyo yung mga pros like si Jasmine Ocean, si Kelly Fisher, si Allison Fisher, sobrang tagal po bago dumapa kasi iniisip nila at nakalkula nila talaga yung tira. Exciting po ito yung practicing at pag-aralan. Very interesting dahil mararamdaman yung difference. At masasabi nyo, ah, kaya pala ako sumasupply, ah, kaya pala ganito, ganito, ganito. Now, yung next drill na gagawin natin ay may relevance pa rin regarding dun sa stroke. Yung katuwiran ng ating yung paano pagtuwid ng stroke at tira mo, paano mo malalaman. Ito ang drill na to ay magtutulong sa development. At tawag dito ay Mighty X Drill. So, meron akong mga video nito nung unang mga uploads ko. Pakihanap na lang. Pero dito ang what's different from this video is i-apply natin yung natutunan nating pre-stroke routine. Yung parang sumisibat, parang medyo may konting elbow drop dito sa drill na to. Ang dami kong tira doon kasi nga naaasiwa pa rin ako. Hindi talaga yun yung nakasanayan kong pre-shot routine. So, binago mo totally. You go back from zero eh. So, parang hirap. So, lumalaban yung utak ko eh. Yan. Pumapasok naman. Dalawa na yung 100% na yun eh. Although, dapat dito, mamaya pakita ko sa inyo kasi medyo mahirap pag ganitong kalayo stop shot. So itatry natin yung stop shot, follow through at saka yung atras na papasok sa opposite pocket. So dito mainly we're just practicing yung tamang pre-stroke routine at yung straightness ng tira natin. Okay, so far 3 out of 3. So yun yung sinasabi ko na in just a matter of moment, medyo nag-take effect yung tamang follow-through. Do not jolt the shot,
follow through. Okay, that's 4 out of 4 or 5 out of 5. Pero may tendency pa rin kapag hindi, pag nawawala sa isip nyo, babalik kayo sa dating habit nyo. So dapat ulit-ulitin nyo yung ganitong routine, ganitong tira para mapalitan yung old habit nyo na ito na yung bagong habit. Yan, silip. Okay. Ah, hindi pala, kaya ako pala sinisilip kasi hindi siya straight. Hindi ko kasi nilagyan ng mark. Ito, bakit dapat nakabuka ang mga binti? Tapos nakaangat yung kaliwa kaysa doon sa kanan. Kasi, para yung stability, parang tripod, hindi ka mabubuhay, hindi ka mabubuhal, hindi ka medyo stable siya, stable siya. Kaya pag nag-release kayo ng stroke, walang gewang. Okay? So, another palang topic is yung ano nyo. Ako dito, ginagamit ko yung open hand ngayon. Although, sanay ako sa close hand kasi hindi ko makita yung patama pag naka-close hand bridge. Silip. Dapa. Agod. Pre-stroke. Pose. Perfect. Supposed to be stop shot na yun. Hindi talaga gagalaw yung bola. Pero mamaya, yun yung next drill, yun yung gagawin natin. Sa ngayon, I'm just trying to feel yung bagong tira na ina-adapt natin from a pro. Again, tayo po ay hindi nagmamagaling, hindi po tayo magaling. Tayo po ay beginner lang at nagsasanay din at nag-experiment kung ano ba ang magandang gamitin o gayahin galing sa advice ng mga pros. So this video is for beginners, not for intermediate and not for advanced players. So far, ito na po yung naging effect noong semi-dropping elbow stroke. So mas maganda kasi yung feel ko dito sa follow through. So kanya-kanya naman yan, gustong gayahin, kanya-kanyang yung iba gusto ng maraming hagod, yung iba konting-konti lang yung kanyang distansya from the tip to the object ball or the cue ball. So kanya-kanyang preference po yan. Yeah, may konting atras na ng konti yung ginawa ko doon. Dati po kasi ang dami ko din salsal na ginagawa eh. Pero napansin ko, the more na maraming ganun, the more na sasablay. Unlike yung nakafocus ka lang sa tatlo o apat, mas accurate siya. At yung pose, yung po yung medyo naidagdag ko sa repertoire. Importante po yung pose. Okay, ito po sa tira na to, hindi na po kasama to sa Mighty X Drill. Na-excite lang ako doon sa magandang stance tsaka doon sa stroke. So, gusto kong subukan doon sa paatras kung ito ba'y effective. Okay guys, paano mo naman malalaman kung tama o straight yung tira mo sa puti o tama yung patama mo dun sa puti, center ball ba? Okay, ito, magputap ako ng apat na bola, tapos pararaanin natin yung white ball sa gitna, at kung hindi masaling ng white ball yung apat na bolang ito, whether left or right, at bumalik sa tip mo yung white ball, ay diretso ang iyong tira at patama doon sa white ball versus doon sa tip. Okay, dito guys, I tried if pass forward. Okay, may napansin kasi ako dito. So, nakailan try ako dito. Yan, tatamaan ko yung yan. Umaling.
So marami kong tries dito na na-hit ko yung apat na bola. So ibig sabihin, hindi straight yung tira ko yun. Muntik na, pero doon sa pangalawang linya na bola, tumama. Yun. Lumusot siya, pero hindi tumama sa tip. So marami kong sinubukan dito. Iniksiang ko yung distansya ng tira ko from the tip to the white ball. Wala akong masyadong hagod pa atras. Maiksing-maiksi lang. Baka umubra. Pero may napansin ako, taposin natin itong drill na to. Una, akala ko mali yung tira ko. I was frustrated. Pero may napag-alaman ako na yung banda pala doon sa gitna na yon ay hindi ayos. May konting corrugated. Now, lumipat ako ng banda. Sinabukan ko dito sa right side. Okay, unang try, bumalik sa tip. So, ibig sabihin, all the while, tama pala yung tira ko at nasa gitna. Okay, baka tsamba lang. Subukan ko ulit. Bumalik ulit. Okay. Itong next drill na to is very memorable. Noong August last year, nag-start ako mag-billiard ulit. Ito po yung lagi ko ginagamit. Okay? Testing ako ng stop shot from this side pocket. Ilang stop shot, ilang follow through, ilang draw shot pabalik doon sa butas. Okay? Bakit short distance? Kasi hindi mo mamamaster yung long distance unless okay ka sa short distance. Kaya ito yung pinaka basis muna, yung pinaka base drill. So I try to do some perfect stop shots, tapos draw shot pabalik sa butas at yung follow through. Bakit? Kasi po isa ito sa pag-testing yung pumasok. Isa ito sa pag-testing na straight ang tira mo. Kasi kung hindi straight, hindi shoot sa follow through. Kung hindi straight, hindi shoot sa patras sa kabilang butas. At kung hindi straight, mag-wiggle o gagalaw yung stop ball mo. Bakit short distance again? Dahil bago ka pumunta sa long distance, dapat okay ang short distance. Ayan, sumablay ako doon. Kanina pumasok, pero doon sumablay ako kasi may mali akong patama doon sa puting bola. Medyo nalihis. Ayan, yun yung rational doon. Kaya importante na mindful din kayo doon sa patama sa puti. Lalo na kung very long distance o long shot. Pag hindi tama yung patama sa puti, sisibat sa kaliwa o kanan yung object ball. Ayan. Straight doon. Yun po yung ibig ko sabihin. Try to master these shots at medyo maganda yung inyong magiging tumbok. Pero syempre, pag hindi ka naglaro ng medyo matagal-tagal na period, syempre, may iba pa rin ang tumbok mo. Kaya nga po, ang mga pros, yung mga top amateurs, they play 5 hours to 8 hours every day. Pero kung tayo po ay mga office boys, ayun, pumasok ang follow through office boy, syempre mga 2 hour twice a week, yan po ang ating mga laro. Pero we try as fast as possible na mag-practice pa may Saturday or Sunday. Opo, you heard it right, anniversary ko po ngayong August, kasi August last year ako nag-start mag-billiard. So itong drill na to, noong una very frustrating to me kasi hindi ko mapa-atras ng maayos yung bola papunta doon sa pocket. Pati pagpapatras, medyo kabado ako kasi laging tumatalpiyok. At yung follow through, yun yung mayroong medyo may kahirapan. Kasi pag nasa top ka na, parang semi-masay na nangyayari. Okay, dito, after the short distance, we were trying yung long distance naman. So, using the new pre-stroke routine, okay, I'll try a stop ball. Perfect yung stop ball ko doon. Yun na ibig ko sabihin. Try nyo muna mag-si, then you go with the long distance. Okay, I'll try some stop balls and then I'll try some follow-ups. At yung pinakamahirap, yung draw shot na shoot mo dun sa kabilang butas, sa opposite pocket.
ay silip, hingin tama, silip atras, dapa, free throw, post. Okay, perfect yung stop ball, pero sumablay by an inch, by a quarter an inch. Okay, again. So, don't dwell on the result, yung process. Tingnan nyo yung process. Lagi ko sinasabi yon, don't dwell on the result. Don't be happy with the result. Be happy with the process. Kung tama ba yung ginagawa mo. Tama ba yung pre-shot routine, yung stance mo, yung grip mo, eye alignment mo. Yun po. One of the basics na hindi po natin makalimutan din dapat ha, yung pag-chuchok. Kasi, ayan, I tried naman yung atras. Okay? So, paling yung aking atras, hindi sumute doon sa butas. Dapat chuchot doon sa opposite corner. Dito ako medyo struggle. Pero sa mga pros talagang easy. So, I'll try another one. Mahirap talaga, medyo muntik-muntik kanan, konting-konti lang, nabuhok, hawig. At yung pinakahuli, hindi ko malimutan, yung follow through the long distance. Isa sa pinakamahirap na drill. Sa konting lihis mo lang sa tip, sa cue ball, paling na agad ang tira mo. Ayun, chamba, first try. Basta umpisahan nyo lang sa short distance, pag medyo okay-okay na sa short, then you proceed with the longer distance. Second try, using the new pre-stroke routine, umasok pero lihis yung object ball. Yun ang sinasabi ko na medyo may kahirapan siya. So why are we doing this? Anong rasyonal? Para malaman natin, mag-gauge natin kung tama ba yung patama natin sa white ball at straight yung ating stroke. Ayun, at least okay siya. Okay? Nice job! Okay guys, hindi dahil na-practice natin ito, ay gagaling na talaga tayo ng todo-todo. Siyempre, pag natigil tayo sa paglalaro, hindi na tayo naglalaro, babalik tayo after 1 month, iba na naman yung tumbok natin. At yung ibang factors na didiscuss ko sa consistency topic natin sa isang video, like, siyempre, pag nakainom ka, iba. Kapag ikaw ay wala sa mood, iba din po yung tumbok doon. Kapag ikaw ay nagbuhat, nag-gym ka, tapos titira ka, iba rin yung feel ng hagod mo noon. And so many factors. So many other factors. Okay? So once again guys, maraming salamat sa panonood. Thank you for supporting my channel. At kung napansin nyo, iba yung spelling ng beginner, sila Jack po yan. Tinitinignan ko lang kung sino yung attentive sa panonood, kung mapapansin nyo. So lahat sa mga nag-comment, salamat. And again, please don't forget to subscribe and share and like and hit the comment below kung meron po kayong gusto i-comment. Thank you so much, guys.